Okay, at bago po tayo magpatuloy sa ating next topic, syempre, thank you muna sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, huwag niyo pong kalimutan gamitin si Sendwave sa inyong remittance needs. Dahil unang-una, napakagandang benepisyo po nito, wala ho siyang remittance fees. Yan po, unang-una po yan. Pangalawa, napakadali pong gamitin. I-download nyo lang si Sendwave at pagka-download nyo, i-register nyo inyong bank account and then pwede na po kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga banko sa Pilipinas. At ang maganda pa dito, pag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha kayo ng $10 free credit tulad ng sinabi ng isang viewer natin kanina. Yan, nakakuha siya ng $10 free credit. So, ayun po, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gamitin nyo na po si Sendwave for all of your remittance needs. Alright, there you go. Nasagutin ko lang to, sandali lang. Ayan. Coach, pa-hijack ng topic mo, ano po reaction mo sa statement ng PNA about kay Nurse Pate? Ito ba yung pinost kanina ni ano ni Direk Daryl? Wait, tingnan ko nga ulit ano ba sinabi. Si Direk Daryl yata to eh. Naalala niyo ba si Nurse Pate? Maiba lang, para medyo light naman ang content. Sino po ba si Nurse Pate sa mga hindi po nakakaalam? Si Nurse Pate po yung nagsabi dati na kung sino man daw yung nurse na nag-aalaga kay Madam Imelda, pakituluyan na raw si Madam Imelda, sabi. Nagbigay siya ng tips. Lagyan daw ng something-something yung dextrose or yung drip or something. Or lakasan daw yung O2 or sa basta tungkol doon, hindi ko naintindihan masyado kasi pang nurse. Pero yun, yun ang sinabi. At nag-viral, sobrang viral tong babaeng to, no, si Nurse Pate. And then, bigla raw siyang nahack. Nahack daw siya. Tapos biglang, ewan ko na kung ano nangyari. But eto, naglabas ng statement daw si Philippine Nurses Association. Nabasa ko to kanina. So ito yung sinabi. Tama, kay Direk Daryl ko nga nakita. Ayan. Holy Pate. Si Direk Daryl talaga. Pasabay talaga ito minsan eh. Holy Pate. Ang sabi daw ng Philippine Nurses Association, a statement on transparency and accountability concerning Nurse Pate's Twitter post. It has been a week since social media postings have circulated that are related to a certain tweet coming from the account of Nova Faith or Nurse Pate. The post depicts malicious insinuations about a nurse who does not value a patient's life. What? Patient's life lang? Ba't hindi nyo i-identify na si Madam Imelda yung sinabihan ng ganun? Talaga. Huwag ganun. Talagang ano, PNA, no? Anyway, sabi, we're currently gathering more facts and are in constant communication with authorities. Currently, the nurse has presented herself to the NBI and the CIDG in Baguio City. As per her legal counsel, NBI and CIDG, ano daw? Her legal counsel, NBI and CIDG. So yung abogado niya galing sa NBI and CIDG. Or meron siyang abogado at sinabi siya nabiyan siya ng NBI at CIDG. Baka yun yun. Disclosing any detail regarding the alleged hacking of her Twitter account is not yet allowed. Really? Medyo off yun, no? Siguro ano lang, advice lang yan para hindi na siya pag-usapan. Kasi, hindi pa naman umabot sa korte yan, hindi pa siya pasok sa sub judice. So, pero siguro, for peace of mind, di ba? Wag na lang siya mag-comment about it for peace of mind. But it's not illegal. If she wants to react, then go ahead, she can. Si ano nga eh? Sino ba to? Si, di ba, si Kong Tebes? Nagsasalita pa sa kanya, yung abogado niya. Dami-daming sinasabi, di ba? Si Attorney Topacio, nag-react tungkol dyan. So, bakit? Kasi nga, wala pa siya sa korte. Hindi pa sila covered ng sub judice. Pero syempre, for ethics, para sa ethics, di ba, wag mo nang. Pero there's nothing illegal about it. Walang illegal dyan. We in the Philippine Nurses Association, PNA, strongly uphold the observance of ethics in our profession and the preservation of life. We do not support any insinuations that depict breaking our oath, sanctity, or willfully taking it. We advance the ethical principle of do good at all costs. We stand by the very pledge we profess. I will abstain from whatever deleterious and mischievous and will not take or knowingly administer any harmful drug. Okay, sige na lang. Galing doon sa Philippine Nurse Association. PNA takes this issue seriously. It assures the public that it shall participate in demanding transparency and accountability so that justice and truth surrounding the post will prevail. Shinare yata to ni ano eh, ni Joey. Kay Joey yata to. Tama, kay Joey nga. So galing kay Joey, tapos shinare ni Direk Daryl. So, yan. Parang token eh. Parang token statement lang siya. But, ako lang. Pero sana iniimbestigahan talaga nila. Yun na lang yung masasabi ko dyan. Sana iniimbestigahan talaga nila. Kasi what Nurse Pate did is very, very serious. It's not good sa imahe ng mga nurses, number one. And it's not, at least a suspension would be good, di ba? Kung mapatunayan talaga na siya talaga yung nag-post nun. Kasi ang hirap na mga kasing mahak sa Twitter unless you had someone do it for you. Pero
or may nagbayad talaga na para gamitin yung account mo, but ewan ko lang. Parang weird eh. Di naman siya celebrity. Di ba? Di naman siya celebrity. Like us, she's an ordinary citizen, tulad natin, na nag-express ng kanyang opinion at sa social media. Nagkataon lang na yung opinion niya, eh, medyo ano, punishable by the RPC. Or the revised penal code. Probably, ano yan eh, it would, siguro sa slander. It can fall under slander or cyber libel. Pero ang pinakapangit talaga dyan, more than anything else actually, eh yung napakasamang imahin na inilagay, na ipinataw nito sa mga nurses natin. At ang mga nurses po natin, mga kutsero, napakahuhusay po niyan. Hindi ho nila deserve yung ganitong klaseng image. Imagine, sa buong mundo, yung Pilipinong nurse ang hinahanap. Kahit saan ka pumunta, legendary na nga tayo sa Amerika kasi marami daw nurse sa States ang Pilipino. Pilipino daw ang dominant, what do you call this? A race pagdating sa mga nurses sa Amerika at sa iba't iba pang bansa. Tapos, bakit? Kasi ganun tayo kagaling pagdating sa nurses. And then, you have this kind of, person who will tarnish the good reputation of our nurses. So sana po, no, si Philippine Nurses Association grave threat. Well, I don't know kung papasok siya sa grave threat. Kasi kung grave threat, yes, pwede. Inciting violence towards another individual, pwede. Pero mababa lang yung grave threat. Mababa lang yun. And usually, hindi na umuusad yan pag grave threat. Sorryhan na lang yan, tapos blatter. But anyway, so yun lang yung akin, no, it gave a really, really, really bad impression sa ating mga nurses na hindi nila deserve. Napakahusay po ng mga nurses natin sa Pilipinas. My sister is a nurse. Isa pa yun. My sister is a nurse in the UK. And talagang in demand talaga ang nurses kahit saan ka pumunta. Basta pag Pinoy ka at ikaw yung nurse, sobrang in demand mo. And it's been like that for the longest time. So sana po, no? If not, revoke the license. Kasi ako naman, if we revoke the license of the individual, parang it's too much. For me, it's too much. For me, it's too much. Kasi parang muna siyang tinanggalan ng hanap buhay. First mistake, di ba? Suspension or ano, di ba? Suspension or kahit motu proprio na lang. 5 days, 10 days. Na i-suspend your license. And then, well, sa ano kasi malinaw eh. Sa mga abogado kasi malinaw kasi there's the Code of Professional Responsibility. Tapos may hiwalay na parang board of discipline eh. So parang disciplinary board for lawyers. Talagang ano, hahabulin talaga nila. Sa PNA, hindi ko alam. So, sana may ganun din. Para madisiplina naman yung ano, yung kanilang ranks. Whenever they will do something like this. Pero it's really unusual, no? It's really unusual para sa mga Pinoy na magkaroon ng ganitong klase. Lalo na para sa nurse. Parang hindi normal sa Pilipino yung ganyang klaseng mentality. Anyway. Something has to be done, definitely. Pero yung pag-revoke na license, I think that's too much. Suspension siguro. 30 days suspension sa work. Anyway, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel at sa ating Facebook page po na Coach Jared. And I'll see you again in our next Coach Jared Live. Alright, bye everyone. See you tomorrow, I hope. Alright, bye everyone. See you.